Hello guys, so welcome back to my channel. So, sa bagong tutorial ko na to, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-register sa e-arrival card or electronic arrival card kung papunta ka sa Pilipinas or pauwi ka sa Pilipinas galing sa ibang bansa. So simulan natin guys. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe, hit the notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So, yun na nga guys, may bagong requirements na naman ang Pilipinas. Kung pauwi ka o papunta ka sa Pilipinas, galing ka sa ibang bansa. So, ito yung tinatawag na e-arrival card or electronic arrival card. So, ito yung pinalit ng One Health Pass dati. So, ito kailangan talaga ito, 72 hours prior to your departure. So, kailangan mo mag-register ng e-arrival card. So, gawin mo, punta lang tayo sa Google natin. Search lang natin yung One Health Pass. So, ilagay ko lang sa description yung link nito para mabilis nyo lang mapuntahan. So, yan, One Health Pass. Search mo lang dyan. Tapos, search mo yung site ng One Health Pass. So, ilagay ko lang sa baba para hindi na kayo mahirapan mag-search pa. So, pindutin nyo lang yung link. So, yun, One Health Pass. Pindutin mo lang yung One Health Pass na yan. At saka, dadalhin ka na doon sa e-arrival card or electronic arrival card. Tapos, punta ka sa baba, pindutin mo yung register. Okay? So, pindutin mo lang yung register. Tapos, piliin mo lang dyan kung anong merong anong passport holder ka, Filipino national or foreign national. So, kung Filipino national ka, pindutin mo lang yung Filipino national. Kung foreign national ka naman, pindutin mo foreign national. So, ako Filipino naman, pindutin ko lang yung Filipino national. Tapos, meron dyang agreement. So, basahin nyo na lang. Tapos, check mo lang yung box na nasa gili sa baba. Tapos, i-continue mo lang. So, kayo na lang magbasa para mabilis lang tayo. So, check mo lang. Tapos, continue. So, pag continue mo, punta na tayo dito sa e-arrival card. So, may nakalagay dyan, date of departure. So, ilagay nyo lang yung date of departure nyo. So, kailangan 72 hours prior to your departure. So, ilagay nyo lang dyan kung kailan kayo aalis. So, lagay ko November 6, ganyan. So, 72 hours yan. Tapos, yung date of arrival nyo. Tapos, seaport of arrival. So, kung saan kayong terminal lalapag, so, lagay nyo rin dyan. So, check nyo lang yung mga bilog dyan sa gilid. So, kung ano saan terminal kayo. 1, 2, or saan. Tapos, passenger or crew. So, kung passenger ka, so, click mo lang passenger. Aircraft passenger. So, meron kayo lagay dyan. Flight crew, vessel crew, or vessel passenger. So, pindutin mo aircraft passenger. Tapos, classification. So, OFW or non-OFW. So, kung OFW ka, click mo yung OFW. Pero, pag non-OFW, so non-OFW. So, vaccinated for COVID-19. So, yes kung na-vaccine ka. No for hindi pa. So, tapos, country from. So, kung saan galing. So, hanapin mo lang dyan kung saan ka galing. So, ako, Saudi Arabia. So, hanapin ko yung Saudi Arabia. Kung ikaw, kung saan kang galing na bansa. So, hanapin mo lang dyan. Tapos, select mo lang yung bansa na kung saan ka galing. So, ako, Saudi Arabia. So, click ko lang to, Saudi Arabia. Okay. Tapos, seat number. Airline name pala, sorry. So, airline name, ilagay mo dyan yung airline name mo. So, kung anong airline yung sasakyan mo. So, sa akin, Philippine Airlines. So, click ko lang, Philippine Airlines. Okay, so kung anong airlines kayo, hanapin nyo lang. Tapos, select nyo. Tapos, flight number. So, kung anong flight number under sa airlines nyo, lalabas dyan kung anong airlines na pinili nyo. So, hanapin nyo lang yung flight number na nandiyan sa under sa flight number. So, select nyo lang. So, ako PR655. So, select ko lang yung PR655. So, hanapin nyo lang dyan, guys. So, yan. So, nasaan ba yung PR655? Okay. So, nandito. Okay. Yan. So, 655. Tapos, seat number. So, optional lang naman yan. Kung wala kayong seat number, okay lang. Kahit na skip nyo na yan. So, occupation. Kung ano occupation nyo na dito sa ibang bansa. So, ako, worker and laborer. So, worker and laborer. Kung ikaw, kung anong occupation mo, piliin mo lang dyan. So, meron naman mga option dyan. So, worker and laborer. Tapos, pagkatapos nyan, continue mo lang. So, check mo lang lahat ng mga detalye o lahat ng pinil up mo para hindi ka magkamali. So, bago mo i-continue. So, continue mo na.
Tapos dito na tayo sa 3. So last name, lagay mo lang yung pangalan mo. So pilapan mo lang lahat ng field dyan except sa optional lang. So lagay ko yung last name ko dyan, tapos yung first name ko, okay. Tapos yung middle name mo, lagay mo dyan sa sunod. Tapos sa suffix naman, so kung junior ka, senior ka, or first, second, third, so lagay mo rin dyan. So select mo lang kung anong kung meron kang suffix. Kung wala, hindi naman kailangan, so option na lang yan. Tapos sa birthday mo, so i-edit mo lang yung year, tapos select mo yung month na kailan yung birthday mo. Tapos sex pa pala, so meron ba tayong sex, na skip natin yung sex, so kailangan din dyan, so male or female ka ba, so check mo lang lahat ng mga nandyan na hindi mo maskipan, so kailangan fill up mo yan except sa optional lang. So yun, so select natin male, okay. So tapos punta na tayo sa civil status. So civil status ka, kung single, married, widow, divorce, annulled or separated, so select mo lang dyan. Tapos nationality, so meron namang nationality dyan, kung anong nationality mo or anong nationality ng mga kasama mo, so sabihan mo lang sila kung anong nationality nila, so select mo lang dyan, hanapin mo lang dyan. So ako Filipino, so yun, pinutin ko lang yung Filipino. Kung kayo, kung anong nationality nyo, so pwede rin naman hanapin dyan. So pwede kayo maghanap ng nationality kung ano kayo. So ako Filipino, click ko lang Filipino. Tapos kailangan yung email natin dyan. So kung may active na email kayo, ilagay nyo lang dyan. So yun, lagay ko lang yung active na email ko. So yun, may code dyan sa baba. Yung code na yan, so area code yan sa Pilipinas. So pili sa pupuntahan natin, so Pilipinas pupuntahan natin. So lagay mo yung code, area code. So hanapin mo lang yung Pilipinas, meron man dyan sa baba, tapos click mo lang, select mo lang, automatic na siya may code. Okay, so hanapin lang natin yung Pilipinas dito sa baba. Okay, click mo lang yung Pilipinas, so may plus 63 na. So contact number, lagay mo lang yung contact number mo doon sa Pilipinas, kamag-anak mo, kakilala mo, magulang mo o kapatid mo, yung active na number. So kung may number ka naman sa Pilipinas dito, so pwede mo ilagay dyan. Kung wala, sa pamilya mo na lang, so hingi ka na lang ng number sa pamilya mo para ilagay mo dyan sa contact number. So no need na lagyan mo ng 0 kasi may area code na diretso ka na sa 9. Tapos sa baba, so ilagay mo yung street, sa division and purok mo kung saan ka nakatira. So ilagay mo doon yung detailed na street and barangay. So yung purok natin or ano meron ka, so barangay or subdivision, lagay mo dyan. Tapos sa baba may province, so kung saan province ka. So ako South Cotabato, lagay ko lang dyan yung South Cotabato. Kung ikaw saan province ka, hanapin mo lang dyan, meron naman dyan. So select mo na kung makita mo na yung province mo. Tapos municipality, so municipality saan ka? So sa akin Pulumulok, so hanapin mo lang din dyan, meron naman. So review mo lahat ng mga nilagay mo dyan, o review mo yung na-filled up mo dyan. Kung wala ka bang mali dyan, so dapat na-filled up mo lahat except po sa optional lang. So no need din yung optional lang. So pagkatapos dyan, continue mo na kung okay naman. So pagkatapos mong ma-review, okay na, so continue mo na. Pagkatapos doon na tayo sa vaccine. So COVID-19 vaccine first dose, so ilagay mo lang yung date dyan. Okay, so lagay mo yung kailan ka na first vaccine. So edit mo lang yung year, so pindutin mo lang yung year na yan, tapos type mo lang. So ganyan lang kabilis pag mag-edit ng year. Tapos hanapin mo yung month, dito sa gilid may araw naman dyan. Okay, tapos yung day, kung kailan ka nagpa-vaccine. Tapos name o vaccine, kung anong pangalan ng vaccine mo, lagay mo rin dyan. Select mo lang kasi may option naman dyan. So no need na mag-type, select mo lang. So name o vaccine, so first dose. So sa akin, AstraZeneca. So lagay ko lang dyan, AstraZeneca. Yan.
Diyan naman. Okay, nasaan ba yung AstraZeneca? So, okay. Nandito. Yan. So, pindutin mo lang. Tapos, vaccinated for second dose? Yes. Kung na-vaccinated ka? Pag hindi, no. So, ako yes kasi na-vaccine ako second dose. So, edit ko, ko lang yung year. Tapos, araw sa gilid para sa month. Okay? Tapos, day. Tapos, name o vaccine na kung anong vaccine meron ka. So, ako, AstraZeneca ulit sa second dose ko. So, pili, hanapin mo lang yung AstraZeneca at saka select mo. Okay? Do you have negative PCR test? So, wala. No need naman yung PCR test ngayon. So, no mo lang. Kung wala ka namang naramdaman, no? Well, di na kailangan yan. Okay? So, kung dito sa baba, so kung sa last 40 days saan ka nagpunta, kung wala ka namang pinuntahan, so lagay mo lang dyan kung saan ka ngayon. So Saudi Arabia ako, kasi hindi naman ako pumunta sa ibang lugar, so select mo lang yung Saudi Arabia. Kung ikaw pumunta ka ng ibang lugar, so may country 2 naman dyan, country 3 at saka country 4, so select mo lang din. Tapos, no mo lang yan. So, history of exposure to known. No mo lang lahat yan. Okay na yan. Have you been the past 30 days? No mo lang. Tapos, kapihin mo lang yung captcha dyan. Okay, kapihin lang natin yung captcha nandyan. Okay. Tapos, continue mo na. Submit mo na pala. So yun na yun, tapos ka na mag-register sa One Health, sa e-arrival card or sa yung One Health Pass dati. So ito na yung lalabas, ito na yung barcode natin. So screenshot mo pala, huwag mo ikalimutan i-screenshot to, kasi hindi katulad ng One Health Pass to na mag-message sa email natin. Ito hindi na. So pag na-back mo na yan, wala na. So dapat huwag mong kalimutan i-screenshot yung barcode. So may option naman sa screenshot sa mga cellphone natin. Kung gusto mo ng detailed, pwede mo i-scroll yan. So ganito, so sample ko sa inyo, screenshot na ganyan. Tapos may screenshot din yung mahaba, so ganyan mo lang. Tapos may scroll dyan sa baba, scroll mo lang lahat dyan. Tapos done. So yun yung detailed na screenshot. So, ang bilis lang guys. So, huwag niyong kalimutan screenshot pagkatapos niyong mag-register. So, tingnan natin sa email natin. So, wala talagang email na hindi katulad sa One Health Pass na mag-email pa sa'yo. Ito sa e-arrival card, wala na talaga. So, ganyan lang kabilis mag-register sa e-arrival card or electronic arrival card. Sana nakatulong to sa inyo itong video na to. So don't forget to subscribe, share, like, and comment below. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong tutorial video na i-upload ko. So thank you so much. God bless and take care.